What's up mga kabukid? Another day, another vlog tayo ngayon mga kabukid. So for today's vlog mga kabukid, ipapakita ko sa inyo kung ano yung alternative na pinapakain ko na bukod sa damo mga kabukid. So ito yung tinatawag ko na concentrate. Ito yung mini cost concentrate natin mga kabukid. Ito yung mga pantipid lang. So ngayon, natural summer na summer mga kabukid, kaya madalang na lang yung mga tubo ng damo ngayon mga kabukid, kasi almost 2 months nang walang ulan dito. Kaya ngayon, eh, naisipan ko na mamahit at yung mga alaga. So, although tayo ay nagkakatin kaya rin ang walang damo, syempre kailangan pa rin nila ng mas masustansya mga pagkain. So, naisipan ko na gumawa ulit ng mixture. So, ito yung papakita ko sa inyo nga. Na-mix na to, ready mix ko na to mga kabukid. So, ito mga kabukid, itong drop na to eh. May kahalo na yan na konting pigpig mga kabukid, yung mga bigas na mga butil-butil mga kabukid. So ilalagay na siya dito, tapos may kahalo na rin asin yan mga kabukid, konting asin lang. Inalo-halo ko na yan bago ko natin dalhin dito. So yan, so pagkalagay natin dyan, ang gagawin natin ay haluin ng konti, and then kukuha tayo ng tubig doon sa ating galon para sa drum natin. So itong isa, gustong-gusto na kumain, no? Magutom na ang ating inahin. So yun. So, alam tayo ng ating pang-mixture ay si Shekel mga ice champion mga kabukid. Umpisaan na ng pagkain ng ating mixture na concentrate. So yun, nakaiba lang dito mga kabukid is wala tayong halong molasses na ngayon mga kabukid pagkat wala tayong budget. Masyadong mahal, walang kasing tingi-tingi dito sa amin eh. Benta nila tagi isang drum tsaka malayo yung pupuntahan, wala tayong masasakyan na maayos, so hindi sila nagde-deliver. Tricycle lang yung ating dala-dala mga kabukid, hindi tayo makapagdala ng sasakyan pagkat wala pa tayo nun. Kaya taste lang muna, although wala naman pinagkaiba eh, molasses lang naman kasi mga kabukid eh. Kumbaga parang appetizer na tsaka binder ng ating pagkain. So alternative nun, pwede nyo lagyan ng asin or asukal yung ating mixture ng concentrate. So ayan, katulad ng aking ginagawa na yan. Yung iba naglalagay pa sila ng urea, kaya sinabi ko sa inyo nga simple mixture lang ito mga kabukid, cheap lang to na mixture ng concentrate. So ayan, maaari link kayo maglagay ng mais dito mga kabukid, yung lalagyan nyo muna yung mais na isasama nyo dito. Basically parang pagkain lang sya ng kung may alaga kayong baboy, parang pagkain lang sya ng baboy mga kabukid. Huwag nyo lang hahaluan ng kanin na panis. So yan, halo-halo lang, then konting tubig. Gusto nila yung medyo masabaw mga kabukid, kasi kapag tuyong-tuyo yung binigay natin sa kanila, nasasayang lang, nangyayari nabubag na pag nabubulunan sila, umaalipato kumbaga. So yan, kaya kailangan basang basa. Eh, sarap na sarap si ati, sa ating baby champi oh. So ito yung aking 2 months old mga kabukid na bulo. Bisir natin. Lalaki siya, kaya bulo, bulugan. So ayan. Sarap na sarap. 2 months old ba lang yung mga kabukid, pero pamatak na. So yan siya. Simple mixture natin. Okay. So yan, bigyan natin kay Mami Yo. Talaga na ito. Kain ka na. Dali mo. Ito na itali pa. So yan mga kabukid, nakikita nyo naman. Lagay na konti. Lapit mo pa. Iba. Yan. So salo-salo sila. Sarap po. Yan yung mga kabukid ang pagkain niya. Ngalot na ngalot talaga. Sarap ba? No. Sarap. Sige yung kamay ko ha. Kaya lang kayo dyan. Sige. Kaya lang kayo na kumain. So yan, hindi pa tayo nakakapag inject sa kanila ng mga multivitamins mga kabukid tsaka pampurga. Eh, medyo na-short kasi tayo ng budget dyan. Kasi na hospital tayo, ilang araw din yun. Kaya siguro bago magtagalan mga kabukid, makakapag
makakapag vitamins na rin tayo yan, purga sa kanila. Para tamang-tama sa tag-ulan, eh meron silang panlaban sa mga sakit. Tsaka mas tatabato sa tag-ulan mga kabukid. Kasi yung mga damo dyan, sigurado, tubo na naman lahat yung mga damo na yan. Kahit tatlong beses lang umulan, mabubuhay na naman itong mga damo. So yan, sarap na sarap siya eh. Yan, pansamantala lang natin siyang dinadarak mga kabukid kasi bukod sa nagpapasuso siya. Kaya nga, tag-init, madalang lang yung damo. So yan, namayat siya mga kabukid nung ako yung na-hospital, hindi na asikaso ng maayos. Pero mas ano yan, mas payat siya noon. Grabe yan, litaw na litaw itong mga to. Yung kanyang ribs nung nakaraang linggo. So bali, magtutubiks ko pa lang siyang dinadarak niyan. Dito sa amin, medyo mahal din ang darak. So ang darak natin, umabot siya ng 15 pesos per kilo. So mahal na din. Hindi katulad ng bagong anihan na umabot lang ng 9 pesos. Hanggang 8 pesos yung isang kilo. So wala tayong magagawa. Ganun talaga. So yun, pagkatapos kumain ng isang maliit, oh, dumedede na naman. May mga langgam. May mga langgam na mga agat sa paa niya. Malis ka kasi dyan. Dali ka dito, dali ka dito para hindi ka kagatin ang langgam. Liga, liga. Dito ka, dito ka. Dito, dito. Ayan. Galing, sarap na sarap siya. So yan, simple low cost na ating pakain mga kabukid. So siguro nasa 3 kilo to. Itong ating darak na napakain sa kanya. So okay na yun. Isa sa pumayat, mahirap kasi magpataba ng baka mga kabukid. Lalo na kapag pumayat siya ng pumayat. Pero at least yan. Okay, sarap na sarap siya. Pwede nyo rin haluan ng dayami yan mga kabukid. Yun nga, ng mais at ng ano pa ba yung mga pwede natin halo. Malunggay, lalong malunggay. Nung nakaraan mga kabukid na naglalagay tayo ng malunggay sa, para sa kanya, yung pinatuyo kong malunggay, naghalo tayo pero ngayon hindi pa tayo nakapag-prepare ulit ng tuyong malunggay. So, ayan. So basically parang yan, cake siya. Cake, tapos kayo nang bahalang maghalo or maglagay ng mga ingredients na gusto mong ihalo. So yan, importante sa kanya yung malunggay kasi nagpapagatas siya mga kabukid para maraming mainom na gatas yung kanyang anak. Nagbigay tayo sa kanya ng malunggay nung isang araw. Yung dahon ng malunggay. Kaya siya ngayon mala muna kasi lapudpud na yung malunggay natin doon. So naghihintay-hintay pa tayo, naghahanap pa tayo ng ibang makukuharan ng malunggay. So pwede rin kayo maglagay pala ng ipil-ipil dito mga kabukid. So ayan. Pwedeng-pwede yung ipil-ipil dyan mga kabukid. So himayin nyo lang, tanggalin nyo lang isang anong ipil-ipil. And then, ibigay nyo na, ihalo nyo lang, tapos ibigay nyo na. So, yan. And, take note pala mga kabukid. Hindi lahat ng baka is kumakain siya ng concentrate mixture mga kabukid. Meron yung mga hindi sanay, kumbaga. Yung mga karamihan dyan, mga native mga kabukid. Kasi hindi na-raise sa mga farm yun mga kabukid. Kasi itong mga gantong lahi mga kabukid, karaniwang itong nire-raise sa mga farm. So pag nasa farm kasi, automatic yun, nagdadarak sila. Papakain sila ng darak mga kabukid. Kaya yung mga native mga kabukid, karaniwan yan na mga backyard raiser lang yung nag-ano dyan. So karaniwan sa kanila, hindi nagpapakain ng darak. Kaya yung mga native or yung mga ibang lahi ng ano, hindi sila nasasanay kumain ng darak. So natry ko dun sa ibang baka ko mga kabukid. Yung ating may kulay brown, yung medyo siya half native half Brahma talaga. So backyard raiser lang natin siya kasi nakuha noon. Kaya ayun, hindi siya sanay kumain. Etong mga ganito talaga, ito yung mga sanay kumain ng ganito. Tingnan niyo naman oh. Sarap na sarap siya. Talagang samol ng kanyang kain oh, mga kabukid ano. Grabe. Yung isa katapos kumain, dede na naman. So papakita ko sa inyo yung kanyang gatas. Agawan muna kita ha. Ubus muna ata eh. Ang dulas, di ko mapiga. And then
Hindi ko mapiga. Marabi oh. Sige, dedi pa. So, ayan. Siguro, mga 3 weeks pa bago magsiulan dito mga kabukid. Kasi, ayan, by the end of the month siguro, ganyan. Kasi ngayon, May. So, mga bandang June yan mga kabukid mag-uulan dito. Sa experience namin, bandang June, nagsisimula na mag-ulan, magtatag-ulan na yan. Ayun ngayon talaga, summer na summer, tuyong-tuyo talaga. Ang nakikita nyo naman mga kabukid, oh. Brown na doon, sabon na doon. So, may mga part naman na, ano, na laging nasisilong. So, yan, sayang yung mga mais doon mga kabukid, nag-harvest sila ng mais kaso wala ang problema. Tuyong-tuyo na talaga yung mga dahon ng mais. So, hindi na natin napakinabangan. Maganda sana yun kung basang-basa pa yung dahon. Tapos, chachap-chapin mo. Kaya sa problema, tuyong-tuyo na. Yung tipong pagwinisikan mo lang ng ano ng sigarilyo or ng phosphorus, magliliyab na. Ganun yung ganun yung itsura ng hinarabes nila. Kaya hindi tayo hindi tayo nakakuha ng mga dahon. Ngayon, yung mga itik mga kabukid. May mga nag-aalagad din ng itik din eh. So, ayan, lipat tayo dun sa kabilang baka. Dalawin ko lang yung baka dun sa kabila at painumin natin. So, tara, let's go. So, ayan, mga kabukid, kukunin natin yung isa dito na pinastol natin. So, ayan, medyo tuyo pa dito banda. So, dun dito, pwede magpastol dun kasi meron tayo mga kasama nagpapastol ng kalabaw. O, Bab, puli na kapin, Bab. Palagi na kang kakasalubong, ha. Palagi na kang kakasalubong. kaya kain punta ka rin eh, Bab. Katanggit na ka rin. Oo, makipastol ko pa pa. Thank you po, Bab. So, siya yung mayari ng lupa mga kabukid. Simula dito sa nagpapastulan ng baka hanggang doon. Sa may tractor na iyon. So, yan. Yan ang hirap kapag hindi pa umuulan mga kabukid. Kahit magpatubig sila. Sobrang init ng panahon, hindi sila makapag-land prep kasi napakatigas grabe ng lupa. Ganyan yung mga kabukid oh. Grabe tigas yan. So ito yung mga nakarang araw, nagpatubig sila din eh. Ayan, kaya may mga tumubunda mo. So medyo green na din eh. Oo, masaya ito isa. Gusto na uminom. Masaya na. Inom ka na ba? Ha, inom ka na? Halika, painumin na kita. So, lilipat ka siya doon mamaya mga kabukid sa kitna doon. So, ito yung pinapalakanan natin ito mga kabukid. Half-half rin to. Half Brahma, half native. Halika. Nabili namin ito mga kabukid noon eh. Tungkol ko, nasa 4 months ko lang ito. Sobrang liit lang ito. Tsaka sobrang payat. Kasi nagkukulang sa pagkain nung aming nabili. So, ngayon, isang taon na nakakaraan. Ay, hindi. Mag-iisang taon pa lang. Ibig ko sabihin. Ayan, malapit na siya magdumalaga. So, kaya pinipirepera namin yung katawan niya. Kailangan lagi siyang may maayos na pagkain. At saka marami siya naiinom na tubig na na malinis. So, papainin mo na rin siya. Balik tayo dun sa may tricycle ulit. So, hindi tayo makakatawid dito. Sapa doon. Kung dadali mo yung tricycle din, kailangan mo pa umikot ng pagkalayo-layo. Kaya, sacrifice tayo. Kailangan natin maglakad. Para matanggal yung ating mga tiyan. Yung ating mga bilbil, mga kabukid. Ayan. Ito sa mga mabait na alaga natin mga kabukid. Kasi meron tayong dalawang masungit eh. Ayan, tasaps, dito ka lang. Huwag akong bibiglin. Puntayin mo ako. May ipit kamay ko. Oh, very good. Wait ka lang dyan. So ayun mga kabukid, naipa ako na. At meron pala ditong katubig. Ito nila, pinapadaan yung patubig nila. Ang gagaling dun sa sapa doon. So papasok din eh, hanggang dun. Kaya nagkakaroon ng tubig yung ating palayan.
So ayun, may mga baka doon, may mga baka rin doon, mga kabukid din. So kaya hindi natin mailagay nga yung mga inahin dito, baka magwala-wala yung kanilang mga anak. So ayun, mga kalabaw din eh. So ayun, mga ginagatasan rin yung mga kabukid, mga malalaki, mga, ang alam ko apat sila, mga apat. Tapos yung isa, hindi ko alam saan nilalagay, basta apat yan, pati yung maliit na bisiro. So yun, iwanan natin siya dito. So yun mga kabukid, gilas na gilas sa pagkain, no? Kasi bilang hindi po umayos yung katawan yan. Kasi yun yung mga kabukid, napataba lang namin yan dahil sa pagsasakati lang at saka yan pag papastol lang maayos. Puro kailangan lagi, hindi siya nauubusan ng pagkain. Grabe yung pagkapayat niya ng mga kabukid, kasi parang buto lang siya. Kasi ang ginawa sa kanya mga kabukid, 2 months pa lang inaawat na yun eh. Kaya 4 months nabili na namin. So hindi siya nakapag sustain talaga ng nakakuha, nakasuswa talaga ng maayos. So wala rin mga vitamins yan that time. Hanggang ngayon hindi pa namin natuturukan yung mga kabukid ng vitamins. Magsaset rin tayo ng schedule para mag-vitamins tayo. Kaya hindi muna siguro sa ngayon eh. Kahit summer mga kabukid, naglumalaban pa rin yung taba ng ating mga baka mga kabukid. So maganda yan. Glory to God that nakakasurvive pa rin sila kahit papano. So yan, balik tayo dun sa mga ibang baka mga kabukid. Maglilipat pa ako. Magpapainom pa rin tayo. So yan mga kabukid, maraming salamat mga kabukid sa patuloy na sumusuporta. And kung nagustuhan mo ang ating video for today mga kabukid, maaari kang mag-subscribe sa ating YouTube channel and hit the notification bell para maging notified ka sa mga future videos na gagawin pa natin. And maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Paalam! A peace!